Yo, what's up sa inyo mga Tiny Fans? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-breed tayo ulit ng live bearer. So madami kasi akong breeder ng platys. So alam naman natin platys, maganda yan, magretik din yan. So yun yung mga binibreed ko ngayon. At kung napanood nyo yung last video ko, nag-breed tayo ng Baron Mollies. So isa rin yun sa mga live bearer. At ito yung gagamitin natin guys. Ito yung mga DIY na breeding cage. So ano bang purpose ng breeding cage? So yung breeding cage, yung purpose niyan, tinatrap natin yung mga breeders sa loob para once na nag-drop sila or nanganak sila, hindi nila makakain yung mga fry nila. Dahil lalabas yung mga fry dito sa mga butas na to, and then hindi sila makakain ng mga magulang nila. Nagyayari kasi yun kapag yung lagay nyo ay sobrang liit, katulad nito. Medyo maliit pa yan. Kaya yun, may tendency na makain talaga. Pero pag ang lagay nyo malawak, then madaming halaman, maraming hiding spot, yun, pwedeng masaning breeders nyo na hindi kainin yung mga fry nila. So ayun, simulan natin. Papakita ko sa inyo yung mga platy natin. So ito guys yung ating breeding tub at ito yung mga breeders natin. So meron na ako nakita dito mga fry, pero napansin ko kumukunti sila, tapos ngayon parang wala na ako makita. Ay meron, wala na. So ibig sabihin nga kinakain nila. Ay ito meron pa pala. So ayan, para hindi naman masayang yung produce natin, gagawin natin yung ginawa natin dito. So ito yung last video. Tapos ito, ano lang naman to, 160 liters. Tapos ayan, 609 yung ganito. So pinaka-advice ko sa inyo, punta kayong junk shop, bili kayo ng Serang Rep, bili kayo ng Bulkasil, yun, takpan nyo na lang yung mga butas. Kaso nga lang, hindi siya ganun kaganda tingnan, kasi nga, Serang Rep. Pero kung totoosin, kung malawak yung space ko dito, yun yung mas prefer ko. Okay, so ayan, ito yung mga breeders natin. So huli natin yan, and then tuturo ko sa inyo kung paano mag-identify ng male and female. Tapos yung nandito pala natin ng mga breeders, meron tayong Sunset, Wagtail, at saka Mickey Mouse. Tapos bigyan ko pa yun ng tip, pag magbe-breed kayo, pakain nyo dapat yung mga high protein, katulad nito. Ito pinaka best example na mumurahin na high protein na pakain. So ito yung Okiko Platinum. Ayan, kasi kung makikita nyo yung protein content niyan ay 60%. Sobrang laki ng sobrang laki na niyan compare sa ibang mga fish food. Kung mapapansin nyo, ito pang goldfish, ito pala, koi king. Kung mapapansin nyo yung koi king guys, ang protein content lang niya ay, yan, crude protein ay 38. So, paano pa kaya yung mga hindi branded na mga pakain? So, mas mababa yan, panigurado. Pero, ayan, kung may kakilala kayo na gumagawa ng sarili ng fish food, matik, may mga halo na yung mga ano, mga ganito, mga Okiko. Kasi yung pinakamagandang pakain na pampabreed, pampadami ng produce. So ayun yung isang tip na ibibigay sa inyo. Tapos ito, mataas yung protein content na ito. Ito yung pang arawana. So mapapansin nyo dito, yan, 45%. Kaso nga lang ito, sobrang mahal na ito. Pero ito, mura lang ito, Okiko. So ayun, lalagay ko sila sa show tank, papakita ko sa inyo. And then, turuan ko kayo mag-gender. So yun guys, nakuha ko na yung mga breeders natin. So hindi sila pare-pares ng laki. Meron dyan medyo maliliit. So yung maliliit na yan, yung mga huling batch. So ayun, okay lang yan kahit ano, kahit na hindi pa sila ganun kalaki. Dahil pag meron kayong dominant male o barako, talagang itatry pa rin yan makipag-breed. So dun tayo sa pag-gender. So mapapansin nyo ito. So ito guys, ito nahuli ko na to ay, wait lang, focus. Ito ay male. Ayan, kung mapapansin nyo ito. Ayan, yung fins na yan sa ilalim, mapapansin nyo, patulis. Okay? Tingnan nyo lang mabuti. Ito. Ayan. Hindi itong bunto tayo. Ito kasi nawakan ko. Ayan, ito. So, yan yung fins nila. Ibig sabihin, male yun. Tapos, pag sa babae naman, ayun o, male. Yan, patulis o. Tapos, pag sa babae naman, para siyang pamaypay. Ayan, mapapansin nyo. Ito, yan. Para siyang pamaypay, ganyan lang. Ito yung nasa taas na to, male. Kasi yung patulis. Tapos pag sa babae, yan, pamaypay lang. Yan, para siyang patriangle lang. So, yan, madali naman mag-gender pag ganyan na sila kalaki.
So yan, may napahalo pang danyos. So ganyan lang mag-gender. Tapos kung mag-identify naman ng ano species. So ito, yung uri na ito, ito, red wagtail yan. Tapos meron tayong Mickey Mouse. Itong Mickey Mouse kaya siya natawag na Mickey Mouse dahil dun sa tail niya. Ayan, parang may Mickey Mouse na logo. Tapos yung sunset naman, yun yung dalawang kulay. Bale, orange and yellow. Ayan, katulad nito ito, sunset to. So, ayan. So, dito natin sila lagay. So, ito DIY lang naman to. Lagayan lang to guys na nabibili sa mga department store. So, meron pang isa pang ganito na style, yung mga ano food cover. Yung merong hawakan dito. Pero ito nabili ko parang lagayan lang to na magamit. So, ang gagawin nyo, maglalagay lang kayo ng styro para lumutang siya. Kasi pag walang styro, yung lulutang naman to pero hanggang dito siya. So, ang tendency niya, pag ganito ang taas ng tubig, may tendency na tumalon yung mga isda. So, kaya tumalon. Pero pag ito, na ganito, so dito lang, mapansin nyo. Pag nilagay ko yun dyan, yan, hanggang dun lang siya. Okay, so hindi ganun ka baba. So, hindi makakatalon yung isda palabas. Tapos dito, maglalagay kayo ng mga plants. Dahil napaka-importante niyan para makapagtago yung mga fry. And then, ma-feel nila na mas safe sila. So, dito sila magtatago. So, mas madali natin sila ma-harvest. So, tatanggalin pa rin natin mga fry kasi may possibility pa rin na pumunta sila dun sa loob. Babalik. So, ayun na sambay. Ayan, meron tayong mga fry. Eto, may fry tayo dito. So, isasama ko muna siya dun sa mga balloon mollies natin na fry. Ayan. So, dalawang ganito gagamitin natin. So, isa yan. Tapos, meron pa ako isa na ito. Ayan, nag-away na naman yung mga tuta. So, ayan. So, bali ganito. Ganito ang setup natin. So, dyan dito yung mga breeders. Once na nanganak. Yung mga fry. Pupunta sila dito. Ayan. Tapos, saka natin sila i-harvest. Katulad ng setup natin dito. So, dito wala pa ako nakikitang fry sa ngayon. Dahil kaka-setup lang natin yan. Siguro baka bukas. Tapos, ito. Ayan. So, itong mga plants ito, itong yung mga ganitong klaseng plants, ito ay guppy grass. Tapos, yung ibang plants ito ay stricta na lumutang na. Pero, okay naman ito, stricta, nababuhay naman ito kahit nagpo-float. Basta merong araw yan, may mga araw pa rin. So, ayan, lagyan na natin yung mga breeders natin sa loob. So, yun guys, okay na. Nalagay na natin yung ating mga breeders dito sa kanilang mga breeding cage. So, hindi ko na pinaghiwalay-hiwalay yung mga kulay nila. Pinagsama-sama ko na para magkaroon tayo ng magandang mixed coloration na produce. So, ayan, papakainin ko sila ng mga high protein para mas mag-develop sila ng eggs and sperm. Para once na nag-drop sila ng mga fry, madami. So, kung napanood yung mga videos ko dati about sa plati, way back 2021 yata or 2020, nasa 80 to 150 pieces ang anak nila kada isang breeder ko. Ganon kadami sila mga anak dahil malalaki na yun. So dito pag tumagal sila, ganon din yung magyayari. So ayan, yun lang yung setup natin. Tapos ito yung mga fry ng ating balloon mollies, medyo malalaki na. Tapos yan dito, ito mukhang ito, isasama ko na to dun sa breeding cage dahil mukhang puputok na siya. Sobrang laki na. And then, nag-isolate na siya. At, ayun. Yan yung pinaka isang sign once nag-isolate na yung ano nyo, yung breeder nyo, or yung isda nyo. Yun na, possible na mag-drop na yan. So, yun guys, ganun lang kadali kung paano mag-breed, kung paano mag-gender, kung paano mag-gawa ng breeding cage, kung paano mag-setup ng breeding tank. So, yun lang kailangan nyo, isang malaking lagayan, tapos breeding cage, mga breeders nyo, sa gila yung mga plants. So, yun lang, ready to go na yan. So, kung meron pa kayong mga katanungan na hindi ko nasagot or hindi ko nasabi dito sa video na to, please comment down below or PM nyo ako sa aking Facebook page, Tiny Fins Fishes. Yun lang guys, sana nag-enjoy video sa video na to at sana meron kayo natutunan. So, yun lang guys, happy fish keeping sa inyo. God bless.